Ay, ako mga ka-waiter kami, punta din sa Shibuya nga at din kami mag-lunch. Tsumba kasuwari, kasama ko si Ron at syempre ang aking assistant na si Darwinism. So kami nagpunta diyan at inayos muna ni Kawita ang buhok at talaga naman para naman bagong kasi pasinyos-sinyos pa si Kawita at lo. So pagdating nyo dyan mga Kawita, nakabalandra na diyan ang lahat ng gusto nyong pagkain. May seafoods, may mga gulay, may mga sausawan at kung ano-ano pa. Ngayon, ipakikita ko sa iyo kung ano ang mga kinakain lang ni Kawita diyan. Ang kinakain ni Kawita diyan ay very simple. Kasi ako ay gusto ko yun lang ano yung kakainin ko. Una, ang aking pang main event ay ang aking crawfish. Kuha ako ng kuha niyang crawfish na yan. Walang ibang gagawin kundi ako'y kumuha ng crawfish. Pero ipapakita ko rin sa inyo na madami yung mga, may mga seafoods din diyan. Merong mga, madami. Kahit anong seafoods ay meron, may mga hipon. Tapos, syempre sa main event, kukuha ka rin ng jalapeno. Pero yun mo naman mga kawit, isa daming pwedeng kuhanin diyan. Ang tanging kukuhanin ko lang diyan ay diyan mga gusto ko. Ang sunod diyan na aking kukuhanin ay walang iba kundi ang ating sausawan. Dahil diyan sa sausawan na iyan, diyan magmumula ang kasarapan ng aking paglamon. Unay kumuha ko diyan, ayun, nakita mo naman si Bessie nandoon. At kukuha din niya ng pang main event. Tapos meron ako diyan ginagad ng bawang. Yan ay ginahit din ng bawang, matayang bawang. Kumukuha din si Kawiti niyan at ayun ay nagpapasarap din sa aking mga lamunin. Tapos meron diyan siyang parang hindi ko alam, hindi yung toyo, pero yun ay parang soy, parang ay awan ko kung ano bagay ng interest na yun, pero yun ay parang nor, pero hindi siya toyo, alam ko ang toyo. Tapos meron din tayo mga chili-chili kung ano-ano diyan, na pampanghang, na magpapagana kay Kawiti. Pagkatapos yan, may extra ako doon. Ayun ang aking mga kinukuha pa ng kaunti kung sakaling gusto ko pa. At bukod pa dyan, binubudburan ko pa na yung ceiling. Iyan, baka akala ninyo. Ay kayo, yun ako, ay pagkasasawsawan lang, ay diyan lang din magaling. Ngayon, pagkakuha ko na yung aking pa-main event at ng aking sausawan, ipafatong ko na yan diyan habang nagpapakulo na ng ating daw-dawin doon. Bali, kumuha din pala ako ng noodles. Actually, dalawang noodles lang dapat. Biglang dumating diyan si Besit. Sabi, dagdagan mo at kakain din ako ng noodles kumbaga sa kuwan. Ay, di dinagdagan naman ni Kawiti. Pagkatapos noon, kumuha din ako ng aming paborito dito dahil napakasarap ng kimchi din mga Kawiti. So, tumaktak din mga Kawiti ng kimchi. So, ayan, dahil napakasarap ng kimchi yan, lagi ako, kahit ako nagdadagmay, ako naglalaway mga Kawiti, sobrang kasarap naman ng kimchi yan, sobrang-sobra naman. Ah, ako gigil-gigil eh. Pagkatapos kumuha niyan, syempre, ang gagawin ni Kawiti ay babalik na ako dun sa akin sila kasi gusto ko kasi kinukompleto ko para hindi na ako tayo ng tayo. Alam niyo naman yan, kita niyo mat nabulak na ang tubig di yan, pwede na magdaw-dawan. Ana, pagkatapos di yan, pakikita ko sa inyo mga pagkain namin yan. May mga meat din di yan, o order ka din ng mga dapat i-order di yan. Pag-order mo niyan, inilagay ko na mga, syempre, mga noodles kasi gutom na si Bessie. Tapos, inihalo ko na din ang ating kainamang beef belly, kung tawagin. Ay, sila kinakain ko dyan mga beef belly. Kung magkaso ko niya, kita nyo ng main event, nandyan. O, diba? Yung kay Darwin, napakulo ko lang ang pakulo si kay Darwin. O, yun. Katapos niya, subukan muna natin ang mga kimchi. Yung kimchi iyan, ay masasabi kong, para sa akin, yung the best kimchi ko na lang na nalapang sa buong buhay ko. Ewan ko, kakaiba yung kimchi niyan eh. Kaya kita niyo naman, dalawa-dalawa ang aking kinukuha ng mga kimchi. Kung maunawaan ninyo, ano. Tapos yung ginawa nating sausawan, naluto na ang beef belly. Pagkatapos yung isasausaw ko ng bonggang-bongga naman diyan. At maunawaan naman ninyo, kita niyo mall na mall din sa Kawit eh. Ay wala kayong magagawa at kundi ako ay kumain ng kumain diyan. Napakasarap naman mga Kawit eh kumain, baka akala niyo ha. Walang humpay na pagkain ng ating ginagawa diyan. Oh, kita nyo? Shoot na shoot siya mga Kawiti. Kung mapapansin ninyo ang pagmual ko ng kimchi dyan, ay, naglalaway-laway pa ako diyan. Magagalit na naman si Letty sa aking mga pakanang iyan. Kasi bukod sa hindi na ako nagkutsara, nag-chopstick naman ako. Pero ako ay balasubas pa din kumain. Bayaan nyo na. At ako naman ang nakakain mga Kawiti. Kasarap naman ang kain ko diyan. Tapos yan, medyo naluto na nga yan, naghayhay pa si Rani. Naluto na natin yung mga noodles. Yung noodles natin, ayan yung inilagay natin doon. Siyempre, halo-halo lang dyan. Kuha muna ako ng karne kasi
masamang ma-overcook mga kawite ang beef belly. Pag na-overcook na yung mga beef belly, di ba mapansin nyo ay makunats na siya. At kapag makunats na siya, Diyos ko po, Rode, ang nakakapagod mo yan, mga kawite, Diyos ko, hindi nyo naunawaan. Yun, kita naman, parang Korean-Korea naman talaga si kawite diyan. Kitang-kita naman ninyo, mga kawite. Oh. Sadyang bonggang-bongga naman ngayon. Dahil ayoko mag-rice, ayan ang noodles. Kumuha ako ng noodles. Pero hatiin ko yung noodles na yan kasi sharing is caring. So, bibigay natin sa bakla ang ibang noodles. Kasi, hati talaga kami dyan. Ako lang ang tagaluto. Gustong-gusto niya kasi niyan. Eh. Pag nagluto ako, gustong-gusto niyan. Kaya isineshare natin. Pero may rice din siya, o, diba, bongga. Pero I don't think naubos niya yung rice niya. Ako talaga hindi nag-rice, mga kawite. Okay na ako ng ganyan. Kumagasakwan. Ngayon, pagkatapos niyan, ay, syempre, papakita ko sa inyo kung paano kumain ng bongga si kawite diyan. O, tingnan niyo. O, diba? O, tingnan mo, nagdadab dito. Huwag ka magulo mga dyan. Nagdadab ako dyan. Nung tumaid pa, dumating ang aking besi, ay siya ay galing banyo at nagbawas din. So, itutuloy ko ng pagdadab ko. Yan, pagkatapos niyan, ay, kita niyo naman ang noodles in. Pahipi-hipi, para na akong kinukuha diyan eh, sa mga usok-usok na yan. Ano ba gaya? Kita niyo ng mga kawito, oh, sabi ni Rana, very good. Paborito din kasi ni Rana yung shabuya. Diyan lang yan sa may Filipino town, sa, ay hindi naman sa Filipino town, diyan sa may Los Angeles, sa, ano nga ba yun? Nakalimutan ko na siya kung saan siya. Basta sikat din yung street na yun, pero, so yun nga mga kawiti, yung kain-kain lang tayo ng noodles, parang hindi ko mati mga aking pinapanood ngayon habang ako'y nagdadab dahil ako'y busog, mga kawiti. Pero, dahil sabi ko nga sa inyo mga kawiti, napakasarap kumain talaga. Yun, kumuha si kawiti din ng isang pilas na karne. O, papakita sa inyo ni kawiti. Oh, oh, subo eh. Ah, galit na naman si atleti niyan. Mawala naman. Oh. Tapos yan, des, yun, kain. Mainit-init pang noodles yan mga kawiti. Baka hindi nyo alam. Pero kita naman, kinakaya naman ni kawiti. Pagkakahaba ka ng aking pagdadab na rin. Ay, 7 minuto eh. Ay, 11 minutes aray, Diyos ko po, Rode, pero gusto ko pang i-explain sa inyo kung paano kaganapan niya, kumbaga sa kwan. Magkwentuhan muna nga tayo, mga kawiti, na di na ako sa labas. At di na ako nagdadab. At dun sa banyo, kanina nasa banyo ko, umingay ang exhaust na hindi nyo naman marinig. Nang ginawa ko, lumabas ako din. Paglabas ko naman, lumabas din naman sa banyo si Darwinism. Ala, bahala na kayo. Kung anong pagkakaintindi din, ang malagay ako'y kain ng kain diyan. At kita nyo naman mga kawiti. Oh. Kaya gustong-gusto ko mga kawiti pumunta sa Thailand, sa Korea, para matry yung mga food nila doon. Lalo na yung street foods. Kasi parang nakaka-enganjo yung mga pagkain nila. Alam nyo naman si kawiti, napakahilig sa mga spicy. So gusto kong itry kung kaya ko ba. Minsan kasi china-challenge ko ang sarili ko eh. Kung kaya ko ba, hindi. Kita nyo naman yan. Oh. Ang daming noodles ko nakain. Diyos ko po, Rode. Ngayon, tapos na tayo dyan. Dito naman tayo sa main event. Sinasabi ko sa inyo, ang main event ko ay ang crawfish. Kapag busog na ako, saka ako isasalang yung crawfish na yan. Malalaki siya ngayon, in fairness. Ngayon, napakadali lang din mga kainin niya, mga kawiti. Diyos ko po. Ayun, eh, sa tingin niyo madami lang, pero gagasungot naman ang laman na yan. O, kita niyo naman. Tuwan-tuwa naman si kawito. O, diba, may pasiling pa siya. Bukod doon, hindi naman niya pinatay ang camera, kaya ibinalik ko sa kanya. O, yan. Meron din siyang kanya. Kasi yan din ang main event niya. Kita nyo na ng mga sausawan ko. Diyan ko ilalagay ang mga pagkain ko. Yan, alas 9 na. Hindi pa siya nakulo. Mamaya, pag kumulo na yan, bonggang-bongga na yan. Oh, si Bessie, oh, nagpupumilit kumain pa doon. Pawisan-pawisan na siya. Oh, tawan-tawa si Bessie doon. Oh. Habang nakalive siya. Oh, si Ronnie din. Oh. Hindi pa kami tapos kumain dyan, mga Bess. Baka akala nyo, ha? Ngayon, nung pagkatapos niya, nung nakulo na ang mga dapat kumulo, kailangan nating hanguin yan. Kasi hindi mo siya makakain pagkagaling doon dahil napakainit ng mga shell. Kaya ang ginagawa ko ay bukod din, sinasaling ko muna dyan, ipinapatas kong magaling para mawala ang tubig na yan. Ngayon, kapag ka nawala na ang tubig at nasala na kumbaga sa wala nagtatataktak na siya, ay di ang gagawin naman ni Kawiti, palalamigin at makikipag-istoryahan muna sa mga kasamahan din eh, hanggang sa ating papang-utin na yan. Pag napang-out natin yan, ikita mo na at kasarap. Ano, ipapakita ko din sa inyo kung paano ko pang-utin yan. Very simple yan. Ngayon, malamig na siya.
So ang gagawin lang natin diyan ay hindi ko na sasabihin kasi dati nung sinabi ko kung paano instruction ng pagkain diyan ay si Kawite ay nagkaroon ng warning kay Chameta. So hindi ko na ma-explain. Bakit kita niyo naman kung paano aray ko napaso na mainit na kasi mga Kawite. So yun lamang mga Kawite ang mga vlogging ngayon for today's kasi hindi tayo nakapagkama. Well, kinamay ko din naman 'yan. Magalit ka na. Pero talagang dapat kamayin yan. Paano ko naman titinaduran at kutsara? Iyan. So, ano bang diferensya nung kung kamayin ko yung iba na hindi pwedeng magpansit, gusto kong kamayin? Kasi sa Quezon, hindi namin kinakamay ang pansit. Ginangab-ngab namin. Bibig ang ginagamit namin sa pagkain ng pansit. So, meaning, masama din yung wala din table manners. Hindi ko kayo maintindihan, mga guys. Lahat naman tayo ay may mga kultura. Ang kultura ko ay kakaiba. Kung ayaw nyo akong maging kakultura nyo bilang Pilipino, ay di hayaan nyo na lang akong kumain sa gusto ko. Di ba mga Kawite, tama naman ako. Oo, talaga naman sobra-sobra naman sa atleti. Kainaman naman. Pero nagpapasalamat ako sa lahat ng ating mga kasamahan na sumusuporta kay Kawite. Mahal na mahal ko kayo. So, diyan na kayo. Bye-bye. Love you all.